Hi guys, so ngayon, new look. Gusto ko lang magsabihin sa inyo kasi kanina, di ba, pumunta ako ng lumabas ako kasi day off ko. Tapos ngayon, ito na nakauwi na ako. Tapos yung kinuha ko kanina, ito yun, bago kong speak to her. What do you think, guys? Guys, today is Sunday. So kanina mag-ayos muna ako ng mga gawgawin ko sa bahay ng amo ko, and then nanood ng worship service live through social media, and then ngayon kalalabas ko lang and kakakain ko lang ng lunch. And ngayon, I am heading to Chimchachoy. Kasi, meron akong pupuntahan. So, see you there, guys. And guys, I am here in Chimchachoy. Middle. Pinaka-center ng Chimchachoy. So, yan na building na yan. Ang pupuntahan ko, I Square. Yan ang best friend ko. Lagi ako dyan nagtatambay, guys. Before dyan ako nagla-live. So, mag-trespassing tayo dito sa M&S. Yan, choose ko na yan, M&S. May mga bread din dito, may mga food. Kikidaan lang tayo dito, guys. Kasi shortcut. May mga naka-sale din. Mag-tingin-tingin na rin tayo. So he reaches back in. $39 lang siya, guys. I think I'm gonna buy it. What's your time? Wait, they're coming. Beta? I think mamaya na ako bibili. Pa-uwi ko. So ito na tayo, guys. Akyat na tayo. Ayun, may fila. May chow-tawi pok din pala doon sa loob. So yun, nandito na tayo, guys, sa taas. This is, so yun, yun, guys, ang pupuntahan natin. Ray-Ban. Hindi ko lang agad alam, guys, kung pwede mag, ayan, diyan ako pupunta, guys. Tingnan mo, limited offer sila, 40% off, diba? So nandito na ako, guys. See you later. Hi guys, I'm back home. Kanina, diba, day off namin ngayon, so
nagbabasa ako kanina after na nakabarood ako ng aking ano, yung online worship service namin through live sa umaga. So after noon, saka pa lang ako nagbibihis and then lalabas. So hapon na ako lumabas around 1 o'clock or 2 o'clock yata. So nag-lunch ako. And at the same time, after ko mag-lunch, may kinuha ako guys. Yung nga, pumunta ako ng ano, ng Ray-Ban para kunin ko yung aking new spectacles. So ngayon guys, is a sign na honestly, ako wala naman akong diferensya dati sa mata. So ngayon, medyo hindi pa naman ano. Ano ako guys, farsighted. So yung mga malalap, yung mga maliliit na mga letters, hindi ko na talaga siya napabasa. Kaya ito, nag-decide na ako magpagawa ng new eyeglass. Noon guys, gumamit na ako ng eyeglass, pero ano lang siya, yung correction glass. Tapos nag-okay siya. Tapos tinigil ko, hindi na ako nag-ano, kasi hindi na siya fit in sa mata ko, kasi hindi naman talaga masyadong sira yung mata ko. So ngayon, nung lalo na itong na-addict na ako sa kaka-cellphone, nag-whitey na ako, ayan, talagang nag-blurred na yung mga maliliit na mga litra, ay na hindi ko na talaga halos makita yung sobrang liliit. Tapos pag nasa supermarket ako guys, tinitingnan ko yung mga tawag dito, yung mga expiration date, hindi ko talaga siya makita. Tapos minsan nung umuwi ako last time sa Pilipinas, nag-fill up ako ng mga form. Alam mo ba yung mga form sa Pilipinas na ay sa airport yung nilalagay natin para makapasok tayo sa immigration? Hindi ko talaga malaman kung saan ko ilalagay yung name ko, yung date, yung kung ano-anong mga information mo ilalagay doon, kasi talagang sobrang liliit. Then, na-realize ko, picturean ko na lang ng phone, tapos palalakihin ko lang sa phone saka bago ko siya magbabasa. So ngayon guys, para hindi naman ako minsan, alam ba yun, yung nahirapan ka. Tapos, couple weeks ago, nag-plan na talaga ako magpaano, magpagawa ng eyeglass. Tapos, pagdating ko doon, nagtingin-tingin ako kung ano ba yung maganda, yung kung ano ba yung aking gusto na ipagawa. Tapos, at the end, sabi ko, wag na muna. Makakapagbasa pa naman ako, lalo na paglalagyan ko na lang siya ng, nalagyan ko na lang siya guys, ng ilaw, ng maliwanag. Doon na lang ako sa maliwanag magbabasa, at least makikita ko naman. So, nagbago yung isip ko until itong best friend ko lagi ng tatanong, ano, best, nakapagpagawa ka na ng salamin? Hindi pa best, nagbago yung isip ko. Ngayon sabi niya, sige, pilitin mo hanggang masira ng masira ang mata mo. Pag wala ka ng paningin, hindi ka na makakita. Hindi mo yan mabibiling mata mo. So parang, oo nga ano. Bakit ba kasi guys, yung pagdating talaga sa sarili natin, hirap na hirap tayo magbitaw ng pera. Lalo na medyo, alam mo na, may konting kamahalan. Tapos guys, last Sunday, yun, nag-day off ulit ako. So naglakad-lakad ako, ayun, timing din nakita ko guys. Sa Ray-Ban ay 60% off siya. So ngayon, since admirer ako ng Ray-Ban, pumasok ako ngayon dun sa location. Naka-avail ako guys ng aking eyeglass. So kanina, kinuha ko siya. So ngayon guys, try natin. Pero tinanay ko na ito kanina guys, doon sa kanila, pero hindi ko masyado yan kasi mayroon nga akong hinahanap pa at pupuntahan, hindi ko siya nakita. Kaya lang guys, parang may scratch siya dito. Doon sa tabi may scratch, hindi niyo makikita, pero bukas, dadalhin ko to at ipapahayos ko ulit. So try natin guys kung ano bang nangyayari sa aking face lock. Bagay ba? So, ganyan na tayo ngayon, guys. Alam mo na, nasa old age na tayo. Medyo sira-sira na ang paningin ng mata. Dati-dati, yung nanay ko, sinasabihin ko, bakit ka kasi
pag yung bagang maglalagay siya ng ano ng sinulid sa karayom, sabi ko, bakit ka kasi nakapikit? Alam mo naman na maliit yan, pipikit ka pa, di lalo mo hindi makikita. Yun pala guys, pag talaga nandun ka na sa edad na ganun, ay talagang ang mata ay humihina talaga guys. Humihina talaga yun. So ngayon, nararanasan ko na. So, yun lang naman guys, pinakita ko naman sa inyo. Kaya lang guys, diba? O ito, Ray-Ban siya, diba? Ray-Ban. Hindi naman ako guys mahilig sa signature actually. Tapos may mga sunglass na ako. Ang pinapangarap ko talaga ay yung ganitong brand. Kasi yun talaga parang kita ko parang fit in sa maliit kong mukha. Si Amo naman, marami naman siya sa akin niregalo nito na iba't ibang signature collection ko. Yung iba nga nandun na sa Pilipinas, tinabi ko na. And ito yun guys. So, yung gusto ko guys na brand ay ito na, binigay na sa akin ng Diyos. Blessing na sa akin to ngayon. Ito na yung bonus ko ngayong buwan sa sarili ko. So, meron ako ngayong eyeglass. Kaya lang, sa tingin nyo guys, ano ang kulang? Siyempre, alam ko na ito, yung nose ko. Since mahilig naman ako sa signature, itong nose ko ay signature yan as a Pinoy na Pinoy. Diba? Tapos, sulat na yan. O diba? Walang panangga. Tapos sabi ko dun sa nag-assist sa aking ophthalmologist, sabi ko baka naman yung medyo higpitan mo kasi pag kumaganyan ako walang panangga, natawa siya. Sabi niya, it's okay, I can help you. Sabi niya, I can help you to fix it. So, fix nila, pinag-fix niya. Pero parang, mas gusto ko pa yung medyo mahigpit pa ng konti. Yun, tapos, bukas papaayos ko to kasi parang may ano nga dito, may scratches sa tabi. Para maging clear. Siguro na damage niya o ano. Basta, dadamay ko siya sa bukas pag ako ay nakalabas. Throwback lang guys, noon, nung bata pa ako, mahilig ako maglaro-laro ng mga, alam mo yung since ako ay lumaki ako sa Nyugan, comment down below yung mga nakaka-relate sa akin. Lumaki ako sa Linan, na nung bata pa ako, din talaga yung pinaka-childhood life ko. Mahilig ako guys maglaro-laro ng magawa ng katulad nito. Yan, yung dahon ng nyog, niyagawa kong salamin. Tapos, mga krilo, sing-sing, kung ano-ano. So, ngayon, hindi na yun ang aking ginagawa. Ang aking ilalagay sa aking mata, hindi ito na real eyeglass. So, yun naman guys. Uy, hindi ako nag-yayabang. Ano lang to? I'm not bragging anyway. Parang sharing ko lang guys. Kasi dati, never kong iniisip na makakabili ako ng mga ganito, yung mga signature ng mga gamit. Tapos, yung amo ko din naman, binibigyan din naman ako ng mga ganon. So, yan. So, ang lesson ko guys, di ba, sabi ko nga sa'yo, couple weeks ago na ako since mag-January talagang inisip ko na magpagawa ng salamin, hindi ko magawa-gawa. So, kasi siguro wala pa akong mapusuan o mataypan din sa mga pinupuntahan ko mga store. So, ito na yun ngayon. Kaya, ngayon guys, na-share ko lang na talagang if it is time, it is the best time. If it is God's time, is the best time. Tama ba? Yun. Pag talagang ano na oras na at we should learn to wait and magkaroon tayo ng konting patience. So yun, tumarating talaga yung good timing na ano na, hindi ka basta-basta nakaka... Ganun kasi ako guys eh, pag meron akong plano na bilhin para sa sarili ko, hindi ako agad ura-urada na pupunta na ako doon. Sa bibili na agad. Tapos pagdating ko dito sa bahay, pag nakita ko, nagkakaroon ako ng regret sa'yo. Dapat
dapat pala nagtingin muna ako, dapat pala naghintay muna ako doon, dapat pala nag-ano muna ako ng ganito, nagtingin-tingin pa muna ako. Since, ganun talaga ako. Pag yung once na may nakita na talaga ako na nag-uy, unang tingin ko pala, uy, ito na yun. Go na yan, talagang. Go na yan, no turning back. So, yun lang guys. So, ang mai-share ko lang ay, ang tawag dito, God's time is the best time. And ito yun guys, sige na. Marami na naman akong kadaldanan dito. So, yun lang guys. Ano lang tayo. Give love and maging patience lang sa lahat ng bagay. Maging patience sa lahat ng pacing ng buhay mo. Kung marami man tayong mga grudges, mga luggages, ako, pag-iiwanan na natin yan, lagay na natin yan sa tabi para maging magaan ang everyday nating buhay. So, yun. Merong mga negative people dyan sa tabi. May mga kung ano-anong mga kaekekan. Just ignore everything. Kung hindi naman yun makakabuti sa'yo at kung hindi man yun makakagaan sa yung pakiramdam, just ignore them anyway. So, yun lang guys. May share ko. God's time is the best time. God bless you all. Bye! Thank you for watching.